Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa na naman po tayo ng another vlog regarding naman po ito sa murder under Article 248 of the Revised Penal Code. So don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga video. Now, let us talk about the murder. Sir, ano po ba ibig sabihin ng murder? Kapag sinabi pong murder, it is the unlawful killing of any person which not parricide or infanticide. Ibig sabihin po niyan, ang pagpatay po ng isang tao na mas karumal-dumal pa sa gawa ng isang hayo ay tatawagin natin itong murder. At hindi ito babagsak sa parricide or infanticide. Patlo, punish the crime of murder. Ibig sabihin po niyan, ano daw pong batas ang nagpaparusa sa crime na murder. Under Article 248 of the Revised Penal Code, pinaparusahan ng sino mang tao na kumitil ng buhay ng ibang tao na labag ito sa batas. Batas ng Panginoon at batas ng bansa na meron tayo ngayon. What are the elements of murder? Ang mga elements po ng murder ay the act of killing is qualified by the following circumstances. A. Treachery or alevosia, taking advantage of superior strength with the aid of armed men or employing means to weakening the defense to ensure impunity. Ang pagpatay daw po ng isang tao na labag sa batas ay papasok sa mga sirkumstansya na aking babanggitin. Una niyan ay ang alevosia o tinatawag na treachery o pagtatraydo. Ang ibig sabihin po niyan, kapag daw po ikaw ay pinatay ng nakatalikod o patalikod ay tatawagin natin itong treachery at papasok yan sa circumstances ng murder. Pangalawa, taking advantage of superior strength, ibig sabihin po niyan, pinagtulungan niyo po yung isang tao na walang kalaban-laban or pumatay ka ng isang tao na walang kalaban-laban. B. In consideration of price, reward, or promise. Pagsunod sa ibang tao sa pamamagitan ng pera or anumang bagay na may kapalit upang pumatay ng ibang tao ay papasok yan sa sirkumstansya ng murder. C. By means of inundation, fire, potion, explosion, shipwreck, standing of a vessel, derailment, or assault upon a railroad, fall of an airship by means of vehicle, or with the use of any other means involving great waste or ruin. Dito naman po tayo sa pangatlong elements ng murder na kung saan gumamit ka ng bagay upang makapinsala ka ng ibang tao o makapatay ka ng ibang tao sa pamamagitan ng mga babanggitin ko. Paggamit na lason, paggamit ng apoy, paggamit ng sa pampasabog or other evil motive na kung saan maaaring kumitil ng buhay ng ibang tao para sa pansariling intention lamang. Letter D. On the occasion of any of the calamities enumerated in the preceding paragraph or of an earthquake, eruption of volcano, or any other public calamity. Ito po sa pang-apat na element na kung saan during calamity or during flood na kung saan ginamit mo yon na taking advantage sa ibang tao upang sila ay patayin. Dahil for example, during flood yung tao hindi marunong lumangoy, anong ginawa mo? Nilunod mo yung taong yun. Pangalawa, earthquake, gumamit ka ng possible na maari siyang malaglagan ng bato upang mapinsala o mapatay mo siya. Letter E, with evident premeditation. Dito po sa elements 5 na kung saan pinaghandaan mo, pinagplanuhan mo na para makapagpinsala ka o makakitil ka ng buhay ng ibang tao. Letter F, with cruelty, by deliberately and humanly augmenting the suffering of the victim or outraging of scalping at his person or corpse as amended by RA 7659.
po dito sa ika-anim na elements o last elements ng murder na kung saan unti-unti mo siyang pinapahirapan until such time na mapatay mo na siya. Sir, ano po ba ang pinagkaiba ng cruelty sa ignominy? Sa cruelty po, physical suffering po yan na kung saan unti-unti mo siyang papatayin until such time na patayin mo na siya. At kapag sinabi naman po ignominy, dito naman po tinatawag natin itong moral suffering na kung saan yung moral niya yung ating target. Na kung saan, for example, nire-rape ko sa harap niya yung kanyang anak at wala siyang magawa. That's the time na yung moral niya o dignidad niya ay unti-unting nasisira o nasasaktan. Yung anim na elements ng murder. Umpisan ulit na sa isa, that is alevosia or treachery. Pangalawa, paggamit ng pera upang mag-utos ng ibang tao or reward or promise. Pangatlo, paggamit ng poison, ng apoy or explosive na maaaring makapinsala ng ibang tao. Pangapat, taking advantage sa calamity or paggamit ng calamity upang pumatay ng tao. Panglima, pagpaplano o paghahanda upang pumatay ng ibang tao. At pang-anim, pagpapahirap sa isang tao at unti-unti mo siyang mapatay. In this video guys, I hope may natutunan na naman po kayo ngayong araw. And don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated po kayo sa ating mga video. And don't forget to like CRIMINOLOGIST Review Center, number 1 Review Center sa video.